Sarapan. Marco. Ayo, Joya. Ayo. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. So for today mga kababayan, pupunta tayo sa kabilang farm. At nandito tayo ngayon sa Batchawan, Subic, Zambales kasi sila papa dun sa kabilang farm and then dun sa katabi naming farm. Ay marami silang mga niyog doon at mga ano, bumibili po sila ng mga buko para gawing buko juice and then buko salad. So pupuntahin natin sila para samahan natin sila mag-harvest and then gusto ko rin pong uminom ng press buko juice lalo na kakagising ko lang, wala pang laman yung tiyan ko para ano, maganda kasi sabi nila pag bago ka daw mag-almusal, magandang kumain ng mga fruits or yan yung mga buko juice para talagang makakain ng katawan mo yung mga nutrients na dala-dala ng mga prutas na yon. Kaya for today mga kababayan, pupuntahin natin sila para makipitas tayo ng mga buko at makainom tayo ng buko juice. Kaya tara. So, ito po yung way papunta sa kabilang farm na bagong bili namin. Siguro 1 year ago na yon. Medyo madamo na siya and then makalat kasi pasilip-silip lang po silang pupunta dito. Tapos yung farm ng mga niyog, dito po. Kaya pupuntahin natin sila. Napapansin niyo po, bago tayo pupunta dun sa farm na kung saan bumibili ng mga buko sila papa, kung napapansin niyo sa aking likuran ay napakaganda po ng view. Talagang, ano yan, bangin po ang ilalim niya. And then napakaraming saging. So ngayon po, papunta na po tayo para merong kahandaan yung mga kapatid natin maaita dito. Alam ko si yung bata no na nakakalaro-laro namin si Daryl ay mag-aasawa na and then mamamalahi sila sa kabilang bundok po. Kaya busy po sila nagluluto. Ahora yung maraming Italia. Nakapag-harvest na po pala sila mga past few days kaya wala silang ganong napitas and then konti lang yung napitas nila. Eh, pero mamaya check natin sa kabila. Alam ko meron doon si Bay Akit siya doon para magpitas po. Or papakuha natin sila. Titikman natin yung buko na napitas nila kung talagang matamis yung sabaw dito. Na fine. Saan niya kita? Ang lalaki po ng mga buko nila dito sa Batchawan, no? Yan po kasi yung trabaho sa summer, no, Bay? Oo, Jom. Nagkukupra kayo doon? Oo, Jom. Talagun na dito. Ano ba yung mga trabaho ng mga tao doon? Pagbubuko lang? O, tapos, minsan yung nag-abaka din. Abaka? Pero madalas, pagkukupra? Oo, Jom. Kukupraan talaga yung doon, yung pinaka, ano, sa trabaho doon. Magkano yung mga sahod per day doon? Mura lang, Jom. Minsan sa akyat. 150 o pinakamakalaki. Isang araw na yan? Oo. Open. Anong oras? Alas 4:30. Gigising ngayon alas 4 hanggang? Alas 4 din. Noong hapon? Magkakapi ba yung alas 4? So, mag-go-gun sa, mag-alis sa alas 5. Mm-hmm. Tapos 150 pesos lang? Galing ah. Tumalisik yung sabaw ng buko. So kasama ko ngayon si Alan, sabi niya bibigyan niya daw ako ng straw kung nakuha siya ng buko. Tara, samahan mo kami. San? Si Alan po, pagmamayari po ng lolo niya ito. Si aking ulo, ne Alan. Ay si ano, Damon pala. Pagdating ng mga kasama niya sa bahay na contract.
Galing lang gumawa ng straw boy mo na. Okay na yan? Thank you. Hindi kaya na. Hindi kaya na. Ito yung sa ilalim. Hindi King Garfield. Ah. Ah, sige. Iwan na akong straw boy mo. So ito po yung ginamang straw ni Goemon, di ba? Ang galing-galing niya. Matamis, ang sarap. Ngayon sila ko yung Noel kasi konti lang yung napitas nilang buko dito. Pumunta sila dun sa farm namin mismo kasi meron pong mga ilan nila na puno ng buko dun. And then meron na sila mga buwan. Pupuntahin natin sila niyan. Isa ka? Kalakalala ka matuto. Melvin ka lagi yun eh. Marami na nakuhang ibon tong tarodol mo. O mangga lang mangga. Marami na nakuhang ibon yan. Kunti lang. At tara punta po tayo sa kabila. Doon sila nagpipitas ng buko. Yung si Goy mo no? Yung gumawa ng straw natin. May tarodol yan. Yung nakalala rin kuhang ayop yan. Kali kagagawa. Ha? Kagagawa lang. Ngayon po, nandito na tayo sa farm namin and then nagpipitas na po sila ng mga buko. Okay, G, kaya mo? Nilagyan po nila ng alambre kasi maraming naakyat po dito eh. Kalakalalay ka, G? Paano mo kaya rin makuha rin eh? Alam mo kayong matanda dyan, true yun ah. Matigas na po yan, Tay. Yan, G, sa ulo mo. Yan daw yung apat yan, oo. Nabuhas. Meron na yun. Meron pala eh. Oh, Gio. Hindi mo lang laso. Masarap. Masarap? Bata yan eh, bata. Oh, pagbata mo. Nagpipita sila ng mga buko. Pupunta tayo dito sa dulo ng farm kasi tanawan din po yung dito. Natatanaw po natin yung bataan eh. Maganda po yung view. Nasugat po ako kasi wala po akong botas. So ayan po, nandito na po tayo sa dulo ng farm and then ito yung tinatawag na view deck talaga and then overlooking siya, napakaganda po. Ayan, kung napapansin po ninyo, ayan ang view niya. Medyo foggy lang po kaya hindi natin nakikita yung dagat ng bataan. Pero ayan po yung bataan. Tapos kung mapapansin nyo po dito mga kababayan, talagang napakaganda po ng lugar ng ito, ang pangalan po ng lugar na yan ay Tibag. Kung napapansin nyo, hindi pa siya napapasukan ng mga taong nag-uuling kaya napaka-green talaga niya. Kaya kung yung titingnan, talagang green na green yung area dito sa likod. And then maganda magtayo dito ng mga rest house kasi talagang malakas yung hampay ng hangin tapos medyo malamig-lamig yung simoy. Marco! Ay, 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 ay. So, nandito na po tayo sa pinaka main ng farm and then dito tayo may rest house and then may mga bisita po kami dito. Yung mga pinitas na buko ay ipapadala po sa kanila. Ayan po yung ating mga red lady na papaya. Uwi na po kayo. Oo, grabe. Babalik kami. Sige po. Thanks, John. Thank you.
Sakupan na lang po tayo. Ayan. Ayan po yung ating mga na-harvest dito sa taas. Dami. Itong pinutol po natin na dahon ng niyog na to eh, gagawin natin walis mamaya. Para pag nagwalis tayo dito sa farm, eh talaga namang kapag-ipakinabang po kasi talaga yung niyog eh. Mula dun sa balat ng niyog, sa baw ng niyog, dahon, diba? Eh okay na okay siya. Sa taas, cute size po yung ating mga buko. Maliliit lang, pero maganda po yung laman niya. Marami pa. Masarap. Ayan, ang ganda po ng laman nila. Pang buko juice talaga. Fresh buko juice. So ayun po mga kababayan, natapos na po tayo nag-harvest ng mga buko. Talaga namang napaka fresh po ng mga buko, and then sobrang sarap po ng kanilang sabaw, kaya gumawa po kami ng buko juice. And I hope mga kababayan ay nag-enjoy po kayo sa vlog natin sa pagpupitas ng mga buko, at talaga namang yung nature sa Batchawan ay talaga namang tunay na nakaka-relax. Kaya kung mapapansin nyo sa aking likuran ay yan po yung view ng harap ng bahay namin. Pag lumipat ka ng daan, yan na at bangin makikita na natin, at yan yung lugar ng Tirya. And then bago po tapusin ang vlog na to mga kababayan, ay nice ko pong i-shoutout si Sir Ken Crusher. Hello po sa inyo sir. And then kay Sir Ali Del Rio, kay Ma'am Gloria Del Rio, and then kay Sir Wilfredo Del Rio, at sa kanyang pinsan na si Kit Life PH. Ayan, nag-YouTube po siya, pwede nyo siyang bisitahin. And then kay Sean Andre Vlog, ayan si Sean, mahilig din siya magtanim mga kababayan, and then nagbablog din siya. And then kay Ma'am Baby Jane Palaid. And then sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood, at mag-iingat po kayo lagi dyan. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami ay makasama po namin kayong muli. Muli, maraming salamat sa inyong panonood, at God bless po sa ating lahat. Diyan na lang.